So guys, continuation po. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to. God bless us all po. To God be the glory po ulit. Sana po kahit papano makapaghatid talaga ako sa bawat part ng content ko na to. Season 26 po ng What is Written Truly Happen. Maraming salamat po sa inyong lahat na makakapanood ng content ko na to, na sunod-sunod po ulit. Sana po pagtsagaan nyo pong tapusin mula umpisa hanggang final part, mula unang segundo hanggang final na segundo sa bawat part. Samot dalangin ko po na kahit katiting lang na awareness, preparedness at konting motivation na magiging booster pa po para mas magmahal pa po tayo, mas magtiwala pa po tayo sa ating Panginoon, sa ating Creator. Halo-halo na po ang context po ng content ko na to, halo-halo po ulit. Life coach, life motivation at konting preparedness po talaga sa paparating po talagang mga kakaibang pangyayari na dapat po nating, huwag po nating daanin sa pagkibit-balikat. Huwag po nating daanin sa na parang magiging apathetic tayo. Dapat po kahit papano gawin po nating seryoso yung mga napapanood natin sa iba-ibang platform. Dahil yan po may dahilan po yan guys kung bakit po yan nagsusulputan ngayon yung mga balitang yan. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo guys to. Dagdag ko lang po to guys yung mga dokumentary pong lumalabas ngayon. Alam ko po lahat tayo aware na guys. Kaya nga po paulit-ulit ko pong binabanggit na be prepared, be alert. Kasi hindi na po natin masasabi guys na sa bawat araw talagang payapang-payapa pa rin po ang ating kapaligiran. Sunod-sunod po yung dumadating na mga typhoons, sunod-sunod po yung dumadating na mga bali-balita na kung talagang seseryosohin po natin, way way back, 4 years ago, 5 years ago, 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, few months ago, few weeks ago, para pong magkakasunod, para pong magkaduktong-duktong. Sana po bawat isa sa atin kung hindi po yung iba po abalang-abala pa rin sa mga negosyo nila, sa mga ipinut up nilang business, makibalita din po tayo guys, makibalita din po tayo sa palipaligid natin. Yung mga karatig bansa po natin, kagaya po nung Asia, may mga kakaiba na pong nagsusulputang balita. Yung mga parting Europe, parting Western America, North, South America, iba-iba pong parte ng kontinente ng mundong ito. Marami pong mga kakaibang nangyayari guys. Be alert po, be steadfast in our faith, in our belief sa paparating po talagang ultimate na coming ng ating Creator. Paghandaan po natin yan guys. Paano po ba talaga tayo makakapaghanda? Di yung mabuhay na po tayo ng mabuhay na po talaga tayo nung malayo tayo sa lahat ng uri ng magpapatisod sa ating pagkatao. Ibig sabihin po magpapatisod, yung magpapalubog pa po, yung magpapahamak pa po sa atin para mapalayo tayo sa pagliligtas at lingap ng ating Panginoon. Kasi hindi po talaga tayo maililigtas ng sarili nating katalinuhan, ng sarili nating lakas, ng magagandang mansyon natin, ng mga ginawa nating mga skyscraper, mga matitinding mansyon natin na inaakala nating matibay. Sabi nga po papalapit na po ng papalapit yung sinasabi nilang nandun po tayo sa ring of fire. Nandun na po tayo parang painit na po ng painit yung ring of fire ng pinakailalim po ng earth, parang paalog na po ng paalog, pabuka po ng pabuka yung tinatawag nilang mga hole, na mga kakaibang hole. Guys, wag po nating gawing biro-biro yung mga nababalitaan natin, pati po yung mga UFO, alien. Yan po kasama din po yan sa prediction, kasama din po yan sa prophecy.
Nakakalungkot man pong balita, guys, pero papalapit na po ng papalapit talaga yung climax. Wag na po tayong masyadong magpakaaligaga dun sa mga naitago nating riches, wealth. Ano po, ang in as much as possible po, ako po, kung ako po ang tatanungin, kung ako man yung maging milyonaryo sa pamilya namin, o isa sa magiging mayamang-mayaman talaga, iuunahin ko po talagang ipamudmud yung sasabihin kong malaking-malaking blessing sa akin. Sa uunahin ko po siyempre yung immediate family ko. Bibigyan ko na po para po magawa na niya yung inaakala niya magpapasaya pa sa kanya. Kasi hindi po natin masasabi, guys, na ganun pa katagal ang itatagal na kaligtasan ng earth na to, ng mundong ito. Kasi kumbaga sa ano po, piniprepared na po tayo ng ating creator, guys. Piniprepared na po tayo sa mga unti-unting paparating na hindi magagandang Panginoorin ng sanlibutan. So, sana po eh, ang gawin po natin, sabi nga po dun sa mga dokumentaring na panood ko this past few days, kaya medyo matagal ko po na i-upload tong content ko na to. Kasi parang para pong hindi naman po sa, ayoko po kasing mag-create ng panic mode. Eh, para po kasing para sa sarili ko, ako mismo po parang naaabag-abag eh, parang nakakabog-kabog. Eh, kaso po wala po tayong magagawa, guys, kasi nandun na po talaga. Hindi na po natin masasabihan, any moment po talaga, meron pong kakaibang mangyayari. Kaya dagdagan po natin yung preparedness natin, dagdagan po natin yung awareness natin. Kasi sa ibang bansa nga po eh, talagang ang pinaghahandaan po nila, nag-i-stock po sila ng mga commodities. Kasi kakaiba na po talaga, guys, yung pansinin nyo po yung bagyo ngayon, pansinin nyo po yung mga ulan ngayon, iba po yung mga ulan nung 5 years, 10 years ago. Yung ulan po noon, kakaibang buhos, tapos may dala pong lamig. Ngayon po yung ulan po, ako po sarili ko pong observation na pakiramdaman nyo po, iba po, parang kahit po umuulan, mainit po, iba po yung singaw. Sa parting Europe po, ibang parte din po ng upper and lower part of America, ang dami pong yung mga part po na may summer, iba po yung init. Kasi nga po, sabi nga po eh, hindi na po tubig ang gagamitin ng Panginoon. Apoy po. Kaya maging prepared po tayo, guys. Nakakalungkot po eh, kasi po nandun talaga tayo sa generation ng humanity na to, na pa-ending na po. Siguro po masasabi kong personal opinion ko po, personal discernment ko po to. Masasabi ko po for the next 3 to 4 years po, parang hindi na po natin maipapaliwanag yung mga mararanasan natin. For the next 1, 2 years, 4 years, 5 years, kakaiba na po, guys. Maging prepared po tayo, guys. Kumapit na po talaga tayo ng kumapit ng mahigpit dun sa nasa itaas. Kasi para po mapasama tayo dun sa itatago niya, sa kukunin niya, sa unang pag-angat, sa unang irarapture. Kasi bago po mangyari nga po, yung kalagitnaan po kasi yan eh, yung 3.5 po magra-rapture, tapos yung another 3.5 po matindi po yun po yung worst. Ang pagkaintindi ko po sa mga dokumentaring lumalabas ngayon, dun po sa another 3.5 years, dun po maghahari yung Antichrist. Kaya pakaingat po tayo, mas pangarapin po natin mapasama tayo dun sa unang itatago ng ating Creator. Yan po ang ating panghawakan. Sundan nyo pa po, guys, may dadagdag pa po akong konti, tapos i-endingan po na po ito. Gagawa na lang po ako ng panibagong content ulit. Thank you so much po talaga sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to. Hari nawa po ay makapagatid ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation sa bawat part. Maging prepared po tayo, guys. Always pray, and be steadfast in your faith to our Creator. Magkumapit po tayo. Dagdagan po natin yung kabutihan pwede pa nating magawa hanggat malakas pa po tayo. Hanggat medyo napipil pa po natin ang safetiness ng ginagalawa nating lugar. Amen. To God be the glory po. God bless us all po. And always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Sundan niyo pa po ang kasunod. Thank you so much po talaga.